maging galawang loyalista kasi hindi ako loyalista. Ako ay loyal kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang haba-haba na ng buhok ko. Yan ang manifestasyon ko ng pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagteting kayo. But anyway, ang pag-uusapan natin ngayon mga tol, ang kakisigan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sa gawa, hindi sa salita. Sino ang nagpatunay na gobernador na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay hindi salita kung hindi gawa? Si Governor Gwendolyn Garcia. Hindi niya yan originally kapanalig. Pero dahil ang ating Pangulong Bongbong Marcos gumagawa at hindi lamang nagsasalita, napabilib niya itong si Governor Garcia ng Cebu Province. At ang isa sa mga magandang pangyayari kahapon, talagang pinatunayan ng ating Pangulo na siya ay talagang sundalo, katulad ng kanyang ama. Although special course lang yung kanyang naging experience, bahagi pa rin siya ng Scout Ranger. At hindi yun maikakaila, nandun siya sa listahan ng mga Scout Ranger nung mga panahong iyon. Kahapon, ang ating Pangulong Bongbong Marcos sumakay sa fighter jet. Bagong bili ito ng ating bansa. Yan po ay bahagi ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Panoorin po natin ito pong pagsakay ng ating Pangulo kahapon. Ng ating Pangulo, napakatikas. Sa kanya ako nakapokus, kaya wala akong pakialam sa sinasabi nila. Ha? Si Senator Almy, nire-respect ko dahil kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos. Not necessarily na dahil siya ay Marcos. Siya ay kapatid ni PBBM ate. Pero wala akong galit kay Senator Almy Marcos. Hindi nga ako nagtatampo sa mga sinasabi niya laban sa mga pulisiya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil para sa akin, bahagi lang yon ng politika. Ang sinasabi ni Senator Almy Marcos, nananatili ang kanilang pagiging magkapatid. Pero sa mga pulisiya, nagkakaiba sila. At bahagi iyon ng politika. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, tingnan nyo naman, napakakising. That is why talagang fully supported ako sa kanya. Nagawa ba ito ng mga nakalipas na Pangulo? Siyempre, hindi natin kinukumpara pero tinatanong ko lamang kasi walang nakagawa niyan. May mga nagawa din ng ibang Pangulo na hindi din nagagawa ni PBBM. May kanya-kanya silang katangian. Kaya no need to compare. Pero binibigyan natin ng emphasis kasi ito ay pagpapakita ng magandang ehemplo sa Commander-in-Chief ng ating Armed Forces of the Philippines. Hindi siya basta-basta nag-uutos, alam niya kung ano yung kanyang inuutos. Kitang-kita natin, no? Ang Pangulo sumakay sa fighter jet. Diba? Nakaka-proud, diba, mga tol? Sobrang nakaka-proud ang ating Pangulo. Sa kanyang age na 65, napakapit ang tikas. Yan o, nakaka-proud moment yon para po sa atin. Ha? O, ito naman po, yung ilan sa mga buod ng pangyayari na yan kahapon. Panoorin natin. His Excellency, thank you to our senior Defense Undersecretary, Charlie Galvez. Oh, please take your seat. His Excellency Miguel Utrey Delgado, the Ambassador of Spain to the Philippines, the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, General Andy Centeno,
the Commanding General of the Air Force, Lieutenant General Stephen Pareño, the officers, men and women of the Armed Forces of the Philippines, my colleagues in government, our partners in the Airbus Defense and Space, ladies and gentlemen, good afternoon. Since the enactment of Republic Act No. 10349, or the revised AFP Modernization Program, we have seen the realization of various projects and the acquisition of more modern equipment to fortify our country's defense systems. Ito, in fairness, ha, hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-initiate nito, kung hindi ang mga nakalipas na administrasyon. Huwag nating i-take credit. Pero ang maganda, ipinagpapatuloy ng ating Pangulo at mas pauunlarin pa, mas palalakasin pa ang ating armed forces. Dahil alam ni Pangulong Bongbong Marcos na kailangan po natin ito sa seguridad ng ating bansa. O, inuulit ko, ang mga modernisasyon na ito ay hindi inisyatibo ng kasalukuyang gobyerno. Baka sabihin niya, tinetake credit natin ito. Hindi. Pero ang maganda, nagiging role model ang ating Pangulo para sa isang matatag na armed forces. Ipinapakita niya, katulad ng kanyang suot, na siya ay isang sundalo na kayang makipaglaban sa ating bansa para sa mga threat nitong mga nakapalibot. Hindi lamang sa labas, kung hindi dito din sa loob ng ating bansa. Patuloy natin pakinggan si Pangulong Bongbong Marcos. Today, I am glad to be with you as we bear witness to the ceremonial turnover and blessing of the C-295 medium lift aircraft and the demonstration of the flight capabilities of the FA-50PH. Let me convey my congratulations and the gratitude to the Philippine Air Force for its successful acquisition of 3 C-295 medium lift aircraft since last year. This attests to the progress of our nation in upgrading our defense capabilities. Allow me, of course, to thank the government of Spain for assisting our Air Force in this acquisition and consequently bolstering the defense posture of our country. This is one of the many meaningful outcomes of the long-standing relationship between our two countries. Our country's archipelagic nature and geostrategic location is both a blessing and a challenge. As much as our maritime environment provides us with much needed resources, it also requires us to constantly adapt to become more mobile and agile. To this end, our FA-50 fighter jets shall improve our maritime patrol capability, aid our Air Force in monitoring the developments within the Philippines' exclusive economic zone, and provide close air support to our combat troops. The country is also challenged by various climate-related hazards, which can potentially paralyze government and business operations. In these moments, the AFP is called on to do more. Through the additional C-295 aircraft, the AFP will be able to provide more responsive support to government agencies, especially in emergency situations, and on humanitarian assistance and disaster response operations. Okay, pinaliliwanag ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang kakayahan na pwedeng dalhin itong mga air assets na ito na bagong bili ng ating gobyerno. Eh, hindi naman maikakaila na yan po ay magbo-boost ng ating security at defense, ano? Saka yung pag-respondi po natin o ng gobyerno sa ating mga hindi inaasahang kalamidad at saka yung mga expected na mga kalamidad. Dalawa lang naman palagi, kadalasan, bagyo and sana walang lindol. O, nakakatulong yan. Itong mga modernisasyon na ginagawa ng kasalukuyang gobyerno at ng nakalipas na mga administrasyon, i-appreciate natin. Nang sa ganon, mas magkaroon tayo ng sense of patriotism. Hindi yung puro kayo pagbabahagi-bahagi. Ako, ang ginagawa ko dito, hindi pagbabahagi. Nagre-react lamang ako doon sa sinabi ni Direk Daryl Yap. At yun lang ang statement. Hindi ko ina-atake. Maisingit ko lang muli si Yap. I am not attacking personally Direk Daryl Yap. His statement alone. Ano? Walang problema sa akin kung ano meron kay Direk Daryl Yap. At ngayon, kung sinasabi ko na ako'y hindi susuporta sa kanyang pelikula, karapatan ko yun.
Dahil unang-una sa lahat, hindi naman ako nandito dahil sa buong Marcos, kung hindi kay PBBM. Ang linaw-linaw sa akin noon. At sana malinaw din po sa inyo. Nandito ako dahil meron tayong isang pangulo na matikas, matalino, may karanasan, may pagmamalasakit, higit sa lahat, nagmamahal sa bayan at sa sambayan ng Pilipino. Yon ang lubos kong hinahangaan kay PBBM. While this equipment will boost the readiness of our Air Force to respond to any contingency, there is still a need to further improve our capabilities to effectively cover our territory. Equally important is to ensure the airworthiness of Air Force assets and the corresponding training of crew and personnel to guarantee the safety of all. Hence, it is this administration's will to remain steadfast in pursuing our modernization efforts. As we accept and bless this new C-295 medium airlift, may your passion to defend the country and to serve the Filipino people deepen as we strive to maintain the peace that we have fought so hard to achieve. And also with a demonstration of the flight capability of the FA-50, we can all look forward to the greater heights of the Philippines that the Philippines will reach in the years to come. Once again, congratulations, maraming salamat, at mabuhay po tayong lahat. Yan ang pangulo natin, ano? Ilan sa mga bahagi kahapon ng nabanggit po na acceptance, turnover, and blessing ng mga nabanggit po na air assets ay panoorin po natin sa video na ito. Napakatikas ng pangulo. Yan ang pangulo. At wala naman sigurong masama kung purihin ko ang pangulo natin. Hindi naman yan panglalait sa ibang mga pangulo. Kung nasasaktan kayo dahil puring-puri ko si Pangulong Bongbong Marcos, weather-weather lang yan. Panahon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. At sinusuportahan at pinupuri ko siya sa kanyang mga magagandang ginagawa sa ating gobyerno. At walang masama doon. No? Nakikita natin kung paano nagtatrabaho ang ating mahal na Pangulo. Sinisikap niya sa abot ng kanyang kakayahan at kaalaman na mapaglingkuran ang buong sambayan ng Pilipino sa lahat ng aspeto nito, mula sa pinakamayayamang tao hanggang sa pinakamahihirap na tao. Pangulo siya ng Pilipinas. Ang problema sa inyo, masyado kayong kumagpanatiko sa isang tao, eh doon lang ang direksyon na tinitingnan ninyo. Ako, panatiko ako ni PBBM, pero nakatingin ako sa iba't ibang direksyon. At wala akong sinisira ang tao dito. Kung naaatake ko minsan ang nakaraang administrasyon, iyon ay pag-react lamang sa mga sinasabi ng mga DDS na anti-Marcos. Kung hindi naman sila nagsasalita, hindi naman ako magre-react. Ganun lang kasimple yun. Huwag silang magsalita ng hindi maganda sa Pangulo para hindi ako mag-react. Nang sa ganun, patuloy lamang na ganito ang ating mga panonoorin. Ang pagpapakita ng mga ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Katulad ng nakikita nyo ngayon. C-295 aircraft na ating i-accept ngayon sa Philippine Air Force at magkakaroon tayo ng blessing ay isang acquisition natin under AFP Modernization Horizon 2. Ito ay isa sa tatlong C-295 aircraft na i-acquire natin. So ito ay makakatulong sa ating mga focus military operations pati sa ating mga humanitarian assistance and disaster relief operations. Anyways, ito naman ay panoorin nyo na lamang dyan po sa RTVM YouTube channel. Ano? Ipinapaliwanag lamang dito nitong si Colonel Castillo ang kapasidad nito pong mga air assets na bagong bili ng ating gobyerno. Panoorin naman po natin ngayon ang aktibidad ng ating Pangulo kanina. Unang-una, umaga, inilunsad po diyan po sa kadiwa ng Pangulo para sa mga manggagawa sa trade, nasaan ba yon? TUCP,
Ito, Union Congress of the Philippines sa may Quezon City kaninang umaga po yan. Ito po ay muling pagbubukas, karagdagan sa mga kadiwa ng Pangulo across the country. Panoorin po natin ang bahagi po ng programa na ito kanina, no? Pasensya na kayo kung hindi ko malakihan ang mismong video kasi hindi ko po ma-download, ang bagal ng internet ko kanina eh. Ito, dito ating tayo. Ating simulan ang ating formal na programa. Pakinggan na natin mismo ang talumpati ng Pangulo. Do with also with ng kalihim ng Dole, Secretary Benny Laguesma. At, please take your seats. Nandito rin po ang nagsalita at nag-welcome sa atin ang ating butihing Deputy Speaker Democrito Mendoza. Alam niyo po, madaling-madali ko pong maalala ang pangalan niya dahil malapit na malapit po yung kanyang ama sa aking ama. Dahil lahat ng issue ng labor ay talagang dinadaan niya doon sa senior. Yung mga senior natin, talaga sila, they work very, very closely together for very, very many years. Malaking paghahanga ng aking ama sa inyong ama dahil talagang ang kanyang pag-iisip ay inuuna lagi ang manggagawang Pilipino. Andito rin po ang ating DTI Secretary Fred Pascual dahil sila ay kasama rin dito sa ating pagbuo ng kadiwa. Tingnan nyo kung paano nag-shift ang activity ng Pangulo. Kahapon, nakapunto siya sa security and defense sa pagpapatuloy ng modernisasyon ng ating gobyerno. At kahapon din, kausap din po ng ating Pangulo ang iba't ibang sektor sa ating lipunan nang sa ganun mapalakas po yung paglaban po natin sa problema hindi lamang dito sa bansa kung hindi sa buong mundo. At dahil nga po sa kagalingan ng Pangulo at ng mga taong kanyang pinagkakatiwalaan, yung masakit na katotohanan na 8.7% na inflation rate noong buwan po ng January ay bumaba po ito bahagya sa 8.6% ngayon pong katatapos na buwan ng February. At ine-expect pa po na ito ay bababa sa mga susunod na buwan at ang forecast ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas ayon kay Secretary Benjamin Jokno ng Department of Finance, papalo po ito sa 4% na lamang bago matapos ang taon. And hopefully, sa 2024, maglaro na lamang po ito sa 3% ang inflation rate. Ang inflation rate, yan po ay problema ng kakulangan ng demand at kakulangan ng supply at mataas ang demand. Kaya ang pinakasolusyon po dyan ay dapat maging agresibo ang production ng ating mga agrikultura dito sa ating bansa. Kung hindi kakayanin, dapat pati mga ibang mga produkto, lahat-lahat po, lahat ng aspeto ng manufacturing and productions. Kung hindi kakayanin, papasok naman ngayon yung mga importations na tinatawag. At kaugnay din po niyan, bumuo ang ating Pangulo. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay Interagency Committee on... Teka lang ha, nakalimutan ko yung particular title eh. Basta Interagency Committee po iyon para labanan ng inflation at mapalakas ang ating merkado. Mamaya, pag naalala ko, babanggitin ko muli sa inyo yung nakalagay po sa balita. Pero para hindi na ako magmamaya pa, puntahan natin ang Office of the President. Dito tayo sa Office of the President. Naalala ko kasi, kaya... Pakita ko sa inyo yung pruweba. Ito po. Sandali. Hindi yan yun. Ito. Hindi pa rin. Saan ko ba nakita yon? Hindi ko maalala bigla. Dito tayo sa Presidential Communications Office. Hindi. Naalala ko na. Ito na. Dito ko pala senior yun. Ito tayo. Idagdag ko na rin sa i-share ko sa inyo. Ang ating budget deficit ay naging maganda. Bumaba po ito
mula po sa 1.7 trillion recorded in 2021 at ngayon ay 1.6 trillion noong nakatapos na 2022. Di ko makita yung particular na balita na yon. Basta ang sinasabi ko lamang ay meron pong binuong interagency, binubuo po ito ng dalawang chairperson mula po sa Department of Finance na si Benjamin Jokno at ang secretary po natin sa National Economic Development Authority na si secretary ng NEDA, nakalimutan ko bigla, Balisakan. Paki-correct niyo nga ako kung tama yung pagkakaalala ko. Tapos ang deputy o vice chairperson nito ay ang ating Department of Budget and Management sa katauhan ni Secretary Amena Pangandaman. Binubuo po ito ng iba't ibang ahensya, katulad po ng Department of Interior and Local Government, ang Department of Trade and Industry, ang Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment, of course ang NEDA, Department of Finance at iba pang mga balisakan, salamat ano sa pagpapaalala, at iba pang mga ahensya ng ating gobyerno. Nang sa ganon, ang layunin kasi nito ayon kay Secretary Benjamin Jokno ay labanan ang inflasyon sa pamamagitan ng pagkokontrol ng pagpasok ng mga imported products dito po sa ating bansa at siguraduhin sa harapan ng publiko na ang mga papasok na mga imported products ay hindi tatama in particular sa mga pag-aani ng ating mga magsasaka. In short, meron ngayong interagency na binuo para maiwasan na po yung mga previous na pangyayari kung saan nagkakaroon ng importation pero natatamaan ng ating mga magsasaka. Actually, double face po kasi ang importation eh. Bakit double face? Mabuti, ang importation po ay mabuti in general sa ating community, sa ating mga mamimili, sa ating publiko. Mabuti po iyan. Kapag ka meron pong importation, dadagsa ang supply. Kaya nga ang problema sa inflations, di ba? Mataas ang demand, mababa ang supply. Kaya nagkakaroon po ng inflation kasi tumataas ang mga presyo ng bilihin. Pero dahil po sa interagency na ito na binuo ng ating Pangulo, mapag-aaralan na dapat ang mga imported products na papasok dito po sa ating bansa ay masusing pag-aaralan base po sa pangangailangan ng publiko. Higit sa lahat, hindi dapat ito tatama doon po sa anihan ng ating mga magsasaka. Dahil yan po ang primary concern ng mga magsasaka po natin. Na sa panahon po ng kanilang pagsasaka, bakit from time to time, every now and then, saka naman sumasabay ito pong mga importasyon ng ating gobyerno. Sinisigurado ngayon ng ating Pangulo na hindi na yan mangyayari sa hinaharap dahil po sa pagbuo ng interagency na yan na hanggang ngayon hindi ko maalala ang pangalan. Pero mamaya, pagka naalala ko, ipapost ko po at babanggitin ko. Tuloy po natin pakinggan dito ang ating mahal na Pangulo. Na ating ginagawa kung saan-saan na ngayon. At Vice Mayor Soto is also here, yung ating mga representatives from the TOCP. At lahat ng mga nakilahok dito sa ating kadiwa ng Pangulo na para sa manggagawa. Ito po ay aming nasinimulan nung Pasko. At nakikita po naman na natin na pataas ng pataas ang presyo ng mga bilihin. Kaya ginawa namin ang paraan at binalikan na. Ito na, nakikita ko na. Ang sinasabi ko po ay yung pag-uusap po kahapon ng ating mahal na Pangulo kasama po ang kanyang mga gabinete. Ito po yun, babasahin ko po ah. President Ferdinand R. Marcos Jr. discusses updates regarding the economic situation in the country with various cabinet members on a meeting at the State Dining Room in Malacañang Palace on March 7, 2023. Part of the discussion focuses on several measures to mitigate the current inflation pressures. Present during the meeting are Department of Finance Secretary Benjamin Jokno, National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisakan, Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. By the way, yung DOF sa Kaneda, sila yung co-chairperson. O ang chairperson si DOF Secretary at ang co-chairperson is si Secretary Balisakan.
Ang vice chairperson ay si Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman at ang mga kasama po sa interagency na iyan ay itong Department of Trade and Industry, presented of course ng secretary nito na si Alfredo Pascual, ang Secretary of Interior and Local Government ng Department of Interior and Local Government, ang Department of Energy na si Secretary Rafael Lotilla, at ang Department of Agriculture na si Senior Undersecretary Domingo Panganiban, among others. Okay? At ito na yung particular, ano? Saan ba rito yun? Hindi ko talaga makita. Mamaya na lamang. Binanggit ko lamang yung meeting, pero hindi ko makita yung particular na tawag doon sa Interagency Committee on Inflation and Market. Parang ganun yun eh. Market recovery yata. Okay, tuloy natin ang sinasabi dito ng ating Pangulo. Natin yung dating sistema na direkto na mula sa mga magsasaka hanggang dito sa kadiwa ay hindi na dumadaan kung saan sa pa na middleman at yung kung ano man ang pangangailangan upang madala ang produkto sa kadiwa ay ang gobyerno na ang gumagawa. Sa ganun, may pagbibili natin itong mga bilihin na hindi kagaya sa mga supermarket na napakamahal na, kundi ay naibaba natin ang mga presyo. Kaya nakikita natin, marami tayong nababalitaan na nagtataasan na presyo dito po sa kadiwa, ay makikita natin na malaki ang savings, malaki ang bawas doon sa presyuhan. At kaya naman, sinimula namin ito nung Pasko. May kadiwa ng Pasko. Tapos sabi ng tao, gusto naman natin yung kadiwa. Ba't yung ititigil pagkatapos magpasko? Di pinagpatuloy namin hanggang naging kadiwa ng Pangulo. Isang beses, nagmi-meeting kami sa palasyo, binulungan ako ni Secretary Laguesma. Sabi niya, at siguro naman, dahil inaasahan natin at marami tayong pinapagawa sa ating mga manggagawa, ay gawan naman natin ng kadiwa para sa kanila. Okay, eto na mga tola, yung binabanggit ko na balita. Ito po ay market outlook, ano? Interagency Committee on Inflation and Market Outlook. Ang bagal ng internet ko, dito na lang tayo. Ito po ang balita kahapon. Manila, President Ferdinand R. Marcos Jr. has approved the creation of a high-level interagency advisory body to mitigate inflation and ensure food and energy security, according to National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan. Balisacan said, the advisory body will be called Interagency Committee on Inflation and Market Outlook. This newly formed committee shall serve as an advisory body to the President. In other words, ito po ang magbibigay po ng payo para sa ating Pangulo na binubuo po ng iba't ibang sekretary o departamento ng ating executive branch of the government. Nang sa ganon, malabanan po natin, ma-lessen po natin yung epekto ng inflation. Nakalagay po dito, on measure to mitigate inflation and ensure food and energy security while balancing the interest of local food producer, consumers, and the overall economy. Kaya nga po, ipinapaliwanag ko po sa inyo kanina na ito po ay susuri doon po sa pagnanais ng ating gobyerno na kapag ka may papasok po na importation dito po sa ating bansa, hindi po iyan sasaklaw doon po sa kapakanan ng ating mga local farmers. Dahil alam naman natin na kapag ka nasabay po iyan sa pag-aani ng ating local farmers, sigurado iiyak na naman ang ating local industry at babagsak na naman ang kanilang kabuhayan. Kaya sinasabi sa nabanggit na Interagency Committee on Inflation and Market, nakakalimutan ko palagi, and Market Outlook na dapat suriin ng ating gobyerno ang mga desisyon kapag ka may papasok po na importation sa ating bansa. By the way, inuulit ko para sa kalinawan ng lahat. Ang importation po actually is good. Depende po yan sa tatamaan nito.
ang market, good for us. Kasi pagka may importation, marami ang supply. Pagka marami ang supply, mababa ang presyo ng mga bilihin. Ngunit hindi dapat ito sumaklaw, inuulit ko lamang, sa ani ng mga magsasaka. Otherwise, babagsak ang kabuhayan ng mga magsasaka. Yun po yung babalansihin ng ating gobyerno. Kaya nga, balancing act, lagi po nating nadidinig. Ang importation is a balancing act between the welfare of the local farmers and the welfare of the community in general. Dahil tayo, kapag kulang ang mga supply na naibibigay ng ating local farmers, mahihirapan tayo, tayong mga nasa community in general, magmamahal ang bilihin. Kaya kailangan pumasok ngayon ang importation ng sa ganun, hindi rin tayo malagay sa alanganin. Tuloy po natin ang sinasabi po dito ng ating Pangulo. Sabi ko naman ay karapat-dapat lang naman na gawin yun dahil umaasa tayo sa ating labor, sa ating mga manggagawa sa pag-ahon ng ekonomiya ng Pilipinas. At hindi, kagaya ng nabanggit ng ating butihing congressman, ay sinabi ko talaga noon pa kasi sa pag-aaral ko, pag nag-industrialize ang isang bansa, kung minsan, naiiwanan ang labor. Kaya sinasabi ko lagi, huwag natin pabayaang mangyari yun. Dahil napakalaki ng ating labor force, napakadami ng mahihirapan kung talagang hindi natin alagaan ng mabuti at bantayan ng mabuti ang kanilang kalagayan habang yumayaman ang Pilipinas. Eh, magandang takbo na ngayon ng ekonomiya. Palaki ng palaki na ang ekonomiya natin. Naipagmamalaki natin na ang performance dito sa Pilipinas ay siguro katumbas na kundi mas maganda pa sa mga iba't ibang bansa. Nadinig nyo mga tol? Yan ang katotohanan na pilit binabaluktot ng mga anti-Marcos. Ang katotohanan, hindi maikakaila na sa kabila ng mga challenges na kinakaharap ng ating gobyerno, partikular ang epekto po ng pandemya, ang ekonomiya po ng bansa ay lumalago. Hindi lamang ito ordinaryong paglago, kung hindi nasasurpass pa nito ang economic activity ng ibang mga bansa. Hindi po yan kasinungalingan. Yan po ay pagbibigay kaalaman sa ating publiko at nakikita naman po iyan sa mga datos. In particular, ang Philippine Statistics Authority, nag-live streaming po sila kahapon. Kaya po natin nalaman ang mga detalye tungkol sa inflation rate noong February at saka yung ating budget deficit na bumaba mula po sa 1.7 to 1.6 trillion pesos na lamang. Ngayon, ano ang layunin ng Pangulo kung bakit niya ginagawa patuloy itong kadiwa ng Pangulo sa iba't ibang lugar sa ating bansa? Simple lang, para po ito sa mga mamamayang Pilipino at nang hindi rin nako-compromise ang welfare ng ating mga magsasaka. And ang nakatutuwa dito ngayon, hindi lamang ito nakapokus na sa ating mga magsasaka from farm to market, kung hindi kasama na din po dito, engaging na din dito sa kadiwa ng Pangulo ang mga MSME. Yung mga small, medium, micro enterprises. Kasama na po sila rito. Kung babalikan po natin ang video na ito mga tol, makikita po ninyo rito sa paglilibot ng ating Pangulo ang iba't ibang mga negosyo. Ito, nakikita nyo, merong micro, small, medium enterprises, tapos may mga gulay, yun naman yung mga produkto ng pag-aani ng ating mga magsasaka. Overall mga tol, sana ma-realize natin patuloy na ang Pangulo hindi po nagpe-fail sa kanyang mga pangako. Alalahanin natin yung kanyang unang SONA noong July 2022. At halos lahat ng mga binanggit niya sa SONA ay kanya pong ikinakasakatuparan na sa kasalukuyan. Meron pa nga dyan ang mga hindi niya binanggit sa SONA eh. Pero gumagawa at kumikilos ang kanyang gobyerno. Katulad ng pagpo-focus sa anti-criminality, sa ating fight against dangerous drugs, sa ating pakikipaglaban sa insurgency. Hindi niya yung binanggit sa kanyang SONA. Pero alam naman natin kung ano ang epekto ng pagtatrabaho ngayon ng ating law enforcement
Though merong mga shortcomings, ano, hindi po mawawala iyon. Yet, ang mahalaga, sa mga shortcomings po na ito, merong resolution. Hindi po ito yung mga killings na ipagsasantabi na lamang sa estatistika at hindi nare-resolba. Ang mga pagpatay sa kasalukuyang gobyerno ay nare-resolba. Malapit na pong ilabas ng ating kapulisan kung sino ang mastermind sa pagpatay kay Ruel Degamo, ang governor po ng Negros Oriental. Hihintayin na lamang natin yan. Maybe bukas o sa mga susunod na araw. Anyway, maraming salamat sa inyo mga tol. At sana, sa mga ginagawa ng ating Pangulo, hindi po tayo magbago. Kasi ako, ang maipapangako ko lang sa inyo is hanggang June 2028, mananatiling matibay ang suporta ko para sa ating mahal na Pangulo. Kasabay po ng paghaba ng aking buhok. Salamat at nandyan kayo palagi. Walang kondisyon. Hindi nagtatampo sa mga bagay-bagay. Bagkos malawak ang inyong mga pangunawa. Kung meron mang mga misunderstanding sa kasalukuyan, hindi po yun direkta na gawa ng ating Pangulo. Kung hindi mga opinyon ng ibang tao na maaari naman nating opinyonan at hindi po tayo pwedeng pigilan ng kahit sino alang-alang sa tinatawag na pagkakaisa. Tandaan po natin, hindi kasalanan ng Pangulo kung merong misunderstanding. Yan po ay bahagi ng isang demokrasya. Ang mahalaga, nagpapakatao tayo kapag tayo po'y merong hindi pagkakaunawaan, hindi yung naninisi kayo kagad. Katulad nitong si Otaku Rubik kanina na walang ginawa kung hindi manggulo dito sa ating programa. By the way, maraming salamat sa iyong super chat. Happy holiday. Sabi mo, hello Top 1, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang ating mahal na Pangulo at ang administrasyon. Salamat o sa lahat ng mga totoong Marcos loyalist and supporter. Maraming salamat din sa pagsuporta mo. Diyan naiinggit itong si Kamote Moto na nasa ating programa ngayon. Anyway, maraming salamat mga tol. Bago tayo pansamantalang magtapos, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Pasensya na kayo kung ganito ako magsalita. Ako po ay talagang ganito at hindi po iyan mababago. Lalong-lalo na kapag ako po ay highly emotional. Yet, kapag ako po ay nagsalita, I know kung ano ang dapat kong sabihin. Even I am highly emotional. Oh, basa muna tayo bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay. Salamat po sa lahat po ng inyong pagsuporta sa ating programa. Of course, kung hindi naman dahil sa ating mahal na Pangulo, wala po kayo dito. Kahit yan si Kamote Moto, kung hindi dahil sa ating Pangulo, wala din dito ang tanga na yan. Okay? Laurencia Torres, PBBM Forever, sa Wears Lisi.